Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Migalab shout out po sa inyong lahat. Good morning dito sa Kuwait. Magandang hapon Pilipinas, magandang umaga, tanghali, hapon saan man sulok ng mundo. Migalab shout out lalo na po sa mga kapwa ko po FWs. Ay, ngayon ay araw ng Sabado at pizza on siyata ngayon, no? Ng November. At malapit na ang Pasko, nangangamoy na, nangangamoy na ang sibuyas, baka mag-800 na naman. Yung topic natin ngayon mga kababayan, itong babaeng taga... Sino? Taga-Butuan, napilingirang gwapa. Piling niya, napakatalino niya dahil alam niyo mga kababayan, sa sobrang talino ni Jam Magno, ayan, nagkanda buhol-buhol ang mga pinagsasabi noong mga nagdaang mga taon hanggang ngayon. No? Sa pagiging balingbing ni Jam Magno, hindi na niya alam ngayon kung saan siya pupunta. At hindi na niya nga alam ngayon, gaya ng sinasabi ko, nagka-mikas-mikas na yung mga tornado niyang mga pinagsasabi noon at ngayon. Hindi na niya alam. Nagdi-delirio na po ang otak ni Jam Magno. Dahil sa, hindi na niya alam kung paano niya ipagtanggol ang kanyang among kapwa niya Tambaloslos. The fact na ikaw ay nakakatanggap ng generous allowance sa isang corrupt na politiko, bakit ko sinabing corrupt si Martin Romualdez? Gaya ng sinasabi ko, the fact na hindi niya ilabas ang kanyang individual COA audit sa sa publiko kung saan niya ginastos ang pera ng taong bayan, ay isa siyang corrupt na politiko. The fact ni Lufak, itong si Jam Magno na di umano ay binabayaran ng tag 10,000 pesos per video, tapos ganito lang pala yung takbo ng utak. Kawawa po yung mga supporters nito, yung mga subscribers nito naniniwala dito. Mas lalong mabugo kay Jam Magno na nagpipiling talitalinuhan. Dinadala-dala lang na sa pa-English-English niya dyan, no, na may pina-British accent, pina-American accent, o baka may pina-Chinese accent pa siguro. Para magmukhang matalino. Pero yung totoo talaga mga kababayan, walang laman ang utak. Madaldal lang. Ito, pakinggan natin. Pakinggan natin kung paano nilonok ni Jam Magno ang kanyang mga isinusukang tao. By some stroke of miracle, Franz Castro, instead of hitting the government, went to House Speaker Martin Romualdez and asked him for help. How ironic. Tiyaw mo na, pwede palang ganon. Pwede naman palang humingi ng maayos na hindi bumibira. Trust me, muntik ako ma-heart attack nung narinig ko. So I wanted to also see if that... Trust me, muntik ka ma-heart attack. Ilaraday ang imong kaugalingon. Ikwento mo yan sa mata mong budlat. At isumbong na day, ikwento mo dyan sa bunganga mo, sa labi mong na parang unsa na, mura kag simod sa baboy nga naturjakan. Was totoo nga. So, how ironic. I was there in Balayan, Batangas when Franz Castro, Raul Manuel, and the rest of their ilk of the Makabayan Black sat with me. Because I was there, House Speaker Martin Romualdez to my left. How ironic. I was there in Balayan, Batangas. Totoo, yung tinanong sa'yo na isang tao na nung nakipag-meeting si Martin Romualdez na amo mong Tambaloslos, nakaparehas kayo Tambaloslos,
andoon ka. Kaya doon sa post mo na yon, doon sa TikTok na tinanong ka kung totoo bang nagtatrabaho ka dyan Magno, dyan sa Tingog Party List, hindi mo sinagot. Tinanong ka din doon ha, kung totoo ba na andyan ka kasama sa meeting ni Romualdez doon sa membro ng lahat ng Makabayan Black at Makakaliwang grupo. Hindi ka nag-reply dahil ngayon ikaw na mismong nagbulgar. Ang isda nga naman nahuhuli sa sariling bibig. Dagdagan pa yung simod mo. Gaya ng sinasabi ko, murakag simod sa baboy nga natudyakan. With Franz Castro, Raul Manuel, and the rest of their ilk of the Makabayan Black sat with me. Because I was there, House Speaker Martin Romualdez to my left. Ang Makabayan Black, ang number one mga beshi wep ng totoong human rights violators ng Pilipinas. I was there in Balayan, Batangas when Franz Castro, Raul Manuel, and the rest of their ilk of the Makabayan Black sat with me. Because I was there, House Speaker Martin Romualdez to my left. So I do hope the Makabayan Block does not go back into Congress. Sana walang ni isa sa kanila at ang mga party list nilang manalo. I was there in Balayan, Batangas when Franz Castro, Raul Manuel, and the rest of their ilk of the Makabayan Block sat with me. Because I was there, House Speaker Martin Romualdez to my left. Do you really think hindi namin nakikita ang ginagawa ninyo, Makabayan Black? For House Speaker Martin Romualdez, I chewed and I swallowed. Why? Because I realized that this was what unity was all about. Okay. How ironic. Everyone, ito na naman po ang Ito, nilunok daw niya yung kanyang mga sinasabi dati dahil nakita daw niya kung gaano daw, yun daw yung tawag dito, punto ng unity, magkakaisa kahit makakaliwang grupo. So kagaya ng sinasabi ni Sastrugando Sasot, sana balang araw marekrut yung anak mo magaya ng anak, Jam, Magno, tandaan mo yung anak ni Euphemia Culiamata, anong nangyari doon? Chogi. Diba? Dahil yung ina, nasa makakaliwang grupo, yung anak, kinuha sa Surigao dahil pa, dinala sa Maynila para mag-aral. Anong ginawa? Pinasok sa medic ng makakaliwang grupo, pumuntas ka bundukan, nakainkwentro ka sundaluhan, na tsugi. Salamat pa nga si Euphemia Culiamata at tayo. Yung mga sundalo, kung saan sila yung nakatsugi sa anak niya, sila din yung nagpasan. Pababa 2 oras, madulas pa dahil maulan that time daw. Binigay doon sa pamilya na bigyan ng maayos na libing. Ipapaan kasi pinag-iniwanan na daw eh. Eh tumakas na yung mga kasamahan dahil nga hindi na kayang harapin ang mga nagbabagang mga bala ng mga kasundaluhan. Lalahanin mo dyan, may anak ka. Yung amo mong tambaluslos dyan ha, parehas din naman kayo tambaluslos eh. Baka mamaya, ma-recruit din yan. Kung hindi sa makakaliwang grupo, malulong yan sa droga. Magsisisi ka. So ngayon, ikaw, tinatanggap na ni Jam Magno ngayon na siya ay pro-support na talaga sa makakaliwang grupo. Ito lang yung masasabi ko sa'yo, Jam. Pakaulaw ra ka baga kay Kagnaong. Ang dahil lang sa pira. Pinagpalit mo no yung iyong dignidad mo pagkatao mo. Ganun ka na ba talaga kapatay gutom sa pira kahit pasabihin mong mayaman kayo? Di ba? O sabihin mo, hindi ako mukhang pira dahil mayaman kami. Oh, lol. Yung amo mo, mayaman na mayaman yan. Pero anong ginawa? Nangangamkam pa rin sa pira ng taong bayan. Hindi niya may paliwanag kung bakit nagkaroon siya ng 1.6 billion na kanyang sariling confidential funds. At baka isa ka lang or sa marami pang mga vloggers ni Martin Romualdez na nakikinabang dyan.
Kung tumanggap ka dyan, Magno, ng pera mula kay Martin Romualdas bilang isang kanyang tagapagtahol na asong vlogger, wala kang ipinagkaiba sa kanya, isa kang corrupt. No? Isa kang corrupt na pagkatao. Kaya tigil-tigilan mo kami ha. Yung mga pa-English-English mo, hindi yan umuubra sa amin. Kahit balutin mo pa ng English ang sarili mo, lumilitaw ngayon. Bogo kaday! Kakaulawrang taon ka. O, ayan, sinusuka mo sarili mo. Nang dahil sa pakikipag-sabwatan mo or paghimod mo ng kwit ni, ano, ni Martin Romualdas in the name of money, o, ayan, nagmukha kang tae. Ayoy, panghambog na imong kagwapa, ha? Eh, dili ra ba jud kagwapa sa una, ritukada ka lang. Kaya ka nagmukha din tao.